Ngayon naman guys, gagawa na tayo ng short. So, ito na yung ating back part. So, lahat ng nasa labas, yun yung back, except dito. So, dito naman sa loob ang back. So, ito na guys, yung back part. Bali, dalawa na to. Ayan. Ang front naman guys, ay itong nasa loob. So, ayan. Ayan. Pati dyan. Saka itong sa labas naman yung sa crotch. Imamarking ko muna guys yung pocket both sides kasi saklob na tong aking ginawang front. Ganyan. Ang una kong gagawin guys ay ang assembling pocket. So pagsasamahin natin yung pocket bag at saka yung body. So susundan lang natin yung line na ginawa ko kanina, yung marking ng ganito. And then babawasan ko yung allowance. Yung excess allowance na yan, aalisin ko yan. Tapos papasadaan ko ng 116 top stitch. So ang paling nito guys ay sa pocket. Ganyan. And then papasadaan ko naman ng 1 port, magkasama na yung body at saka pocket. So idadapa ng ganyan. And then pasadahan ng 1 port. Next naman guys ay yung pocket bag. So, i-close ko muna yung pocket bag. Ang gagawin kong pasada dito guys ay yung front seam. So, papasadahan muna natin sa right side ng maliit lang. So, ganyan. And then, aalisin muna natin yung mga konting excess fabrics bago balik tayo natin yan. And then, papasadahan ulit ng 1/4. So, ito na yung pinaka pasada sa pocket bag. Pwede rin guys i-edging pero mas ginamit ko yung friend seam. Ayan. So, eto na guys yung pocket. Isasarado ko muna dito sa side. So, para maitak lang. Ganyan. And then, dito naman guys sa taas. Papasadahan ko rin yan pero kailangan ipantay natin yung lapad ng pocket. So, ayan. Then, isasarado ko yung 3.5 dito. So, ganyan. Dito kasi mamaya yung garter ilalagay. Next naman, guys, ay side close. So, pasadahan natin tong sa side na to. Ganon din yung sa inseam. So, pareho na, guys, both sides. Ganon din dito sa inseam guys. So, ayan. Dudublihan ko to ng pasada para matibay. Ganon din guys sa kabilang side. So kung mapapansin nyo guys,
sa baba naman ako nagsimula dito. So, ayan. At saka dito nga pala sa may pocket, kailangan laging ibabox stitch para magiging matibay. So, ayan ang sekreto dyan. Ganon din dito guys sa inseam. Check ko muna guys kung pareho yung lapad ng leg opening. So, ayan. And then, i-edging ko muna to bago ako mag-close naman sa cruts. So, kung mapapansin nyo guys, wala pang edging. Hindi ko muna to in-edging kasi buo yung aking edging. So, papasadahan ko muna tong sa cruts. Pero yung sa inseam at saka sa side seam, yun ang in-edging ko. So, papasadahan ko muna to hanggang sa kabilang side. Ngayon naman guys, ay tutupian ko muna yung laylayan. So, 1 inch yung aking ginawang fold plus 1/2 inch yung patok sa loob. Check din natin yung allowance. Kailangan nakapaling papunta sa likod. So, ganun din dito guys sa kabilang side. So, 1 inch pa din. Kailangan pareho yung lapad ng ating tupi sa laylayan. So, ganun din. Ngayon naman guys ay mag-a-assemble muna ako ng garter. Ang putol ko nito ay 26. So kailangan maganda yung ating pagtahi dun sa dugtungan para matibay. And then, i-divide natin to guys sa 4. Mamarkingan natin, kailangan pare-pareho ang distansya. Sa pag-assemble naman guys ng garter, kailangan yung dugtungan natin ay mapupunta doon sa center back. And then yung marking natin na ginawa kanina, hihilahin natin yon hanggang sa umabot naman doon sa mga allowance. Katulad sa side at saka sa center front. So, ganun guys. Kailangan hilahin natin ng sakto lang doon sa marking para balance lahat yung distance ng sharing. So, ganyan lang. Ganito lang guys ang paglagay ng garter. I-edging ko muna to bago ko idadapa. So check ko muna kung tama yung sukat ng 26. So sa pagdapa naman guys ng garter, kailangan hihilahin din natin to at pagtatapatin din natin yung allowance. So ganito lang din guys, kailangan maganda yung pagkakaplat natin para maganda din yung lapat ng garter. So, ganyan. Kailangan balanse yung kanyang ibabo at ilalim. So, ang lapad nga pala guys ng garter na ginamit ko dito ay 1 1/4. Para naman guys tumibay yung garter, papasadahan ko pa to uli ng 2 linya. So magiging 3 yung line na gagawin ko dito sa pinaka garter para hindi siya mag rolled yung garter pagka sinuot. So papasadahan natin ng paganito. Yan, nandun isa pa. So, ganito lang guys.
Ayun guys, share na yung aking ginawang garteray short. At sana nag-enjoy kayo sa aking pinakita for today. Thank you for watching. Bye-bye!